Wala raw pinasukang new model agreement sa Chinese Embassy si dating Armed Forces of the Philippines Western Command o AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay ng mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Live mula sa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano nga ba yung napag-usapan dyan sa hearing? Pakidetalya sa amin. Ruth, kinumpirma ni AFP Vice Admiral Alberto Carlos na nakausap niya sa telepono ang isang Chinese military attaché nitong Enero. Pero wala raw siyang pinasok na anumang kasunduan na ikapapahamak ng ating national security. Sinabi yan ni Carlos sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security at Foreign Relations kaugnay ng wiretapping ng Chinese Embassy ng kanilang pag-uusap. Ito ang unang pagkakataon na sinagot ni Carlos ang issue matapos ma-relieve bilang hepe ng AFP Western Command. Kinumpirma ni Carlos sa News 5 na si Senior Colonel Lee Jajong ang nakausap niya sa telepono. Pinag-usapan lang daw nila kung paano maiibsa ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero wala naman daw nabanggit na new model na sinasabi ng Chinese Embassy. Nasa kalagitnaan daw siya ng operasyon sa West Philippine Sea nang tawagan ni Lee at hindi niya alam na nire-record na pala ang pag-uusap nila. Hindi na sinabi ni Carlos ang iba pang detalye ng napag-usapan at tatalakayin na lang daw ito sa isang executive session. Matapos ilabas ng Chinese Embassy ang transcript ng pag-uusap, tinext pa raw siya ni Lee at nag-sorry. Pero hindi na raw niya ito sinagot. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. So I have not given my consent to record to anybody. And I have not been asked for permission to do so. Nakakabahala po itong wiretapping incident. Kayang-kaya tayong manipulahin itong mga Chinese officials. Kayang i-manipulate ang isang conversation o pag-uusap para tayo ay guluhin. At paghinalaan pang isang bemedaled officer katulad ni Vice Admiral Carlos. Natapat na naglilingkod sa ating bayan. Ruth, sabi ng Department of Justice, kailangan munang ipawave ng China ang immunity na ibinigay sa Chinese military attaché na nakausap ni Vice Admiral Carlos para makapagsampa ng kaso. Pero kung hindi raw ito mangyari, pwedeng ideklarang persona non grata ang sangkot na diplomat. Gagamitin naman daw ng DOJ ang sworn statement ni Carlos sa pag-iimbestiga at bilang basihan para sa pagsampa ng kaso. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.